dumating ang panahon, pag maganda na kotse mo, pag maganda na bahay mo, pag marami ka ng pera at nakuha mo na pangarap mo, tatandaan mo lagi, lahat ng tao nang maliit sa'yo, di mo na sila kailangan murahin para makagante. Hindi mo na sila kailangan saktan para masaktan. 'Cause the greatest revenge is being successful! Lagi kong naririnig yung mga taong humindi sa akin dati. Lagi kong naririnig yung mga taong sinabing tanga ko. Lagi kong naririnig yung mga tao na sinabing walang mangyayari sa buhay ko. Every time na naririnig yung mga supercars ko, mga exhaust nila, parang sinasabi ko sa kanila na, siguro hindi ko na kailangan sumigaw. Let the cars do it, the yelling, bro. Ako nga pala si Mark Anthony Cruz at ito ang aking sinikwento. Bro, yung dito, marami kasing gas-gas yung ano eh. So, kailangan makita lang may-ari bago natin ito i-wrap na ito yung mga gas-gas. Kasi, syempre, hindi naman tayo pwede maging liable doon sa mga gas-gas ng mga yung unang gumawa. Yan yung ayaw natin kapag ano eh, kapag gumagawa tayo ng ganito eh. Kaya sabi ko kanina eh, huwag yung unang galawin kasi gusto ko makita lang may-ari yung tsura niya nung tinanggal natin yung ano. Yeah. Kasi may mga masilya na siya. I was born and raised sa 1028 Tayaba Street, Tondo, Manila. Nakatira ako sa gilid ng Riles, sa likod ako ng simbahan ng katedral. So, lumaki ko nang hindi mayaman yung pamilya ko. Wala kaming pera, wala kaming sasakyan, wala kami lahat. So, nagkaroon ako ng passion sa sasakyan. Bata pa lang ako. Mahilig ako sa mga laruan, kaya lang di naman ako kaya ibili ng mga magulang ko. This is my autobiography na Range Rover. Ang daming sa akin nagtatanong kung bakit ko siya binili. Childhood dream ko magkaroon ng ano ng Range Rover. Kasi nakikita ko sa mga rappers, nakikita ko sa mga rap MTVs na naka Range Rover sila, height control and all. So I decided, sabi ko that time, actually pinag-uusapan namin ng partner ko si Mon. Yan. What's up, guys? My partner. Ito yung partner ko sa Mad Mac Custom Paints and Body Kits. Best friend ko siya nung college. At pangarap namin nung bata kami na magkaroon ng ganitong klaseng shop. Then I decided na parang nag-uusap kami noon. Sabi ko, bro, gusto ko talaga one day. Kasi that's the power of law attraction talaga eh. If you can say it, that the universe will conspire. So sabi namin, bro, gusto ko talaga ng Range Rover. After a day, sabi niya sa akin, may tumawag sa akin na tropa, Sir Sam Versosa, yung big boss namin lahat. Idol namin yun eh. Sabi niya, bro, meron akong Range Rover dito, gusto mo. And sinabi ko kagad sa kanya, sabi ko, bro, may nag-aalok sa atin ng Range Rover. Kunin ko ba? Sabi niya, bro, pangarap natin yan. Sige, kunin mo. So that time, kinuha ko siya and hindi naman ako nagsisi. I wrapped it with green. Kasi sabi ni Monmon, ni Kamasel, gawin natin Joker. So ginawa namin Joker, black top, the classic Range Rover. At to be honest, isa sa mga gusto namin dito, is para siyang Bentley na malaki. Ibig sabihin, Komportable. Isa kasi sa mga, siyempre edad namin, 40 na kami, di ba? So, ang gusto namin talaga yung komportableng kotse. Kaya kung mapapansin nyo, itong sports car niya, yung mga sports car ko rin, hindi namin masyado nagagamit. Ang lagi namin nagagamit, mga SUV. So, for me, having a Range Rover is one of the best decision that we made. Ako, tsaka yung partner ko, si Mon Vibe. Yeah, mula nung binili ito, bro. Ano to? Ito na lang yung ginagamit eh. Oh, hindi na ako wala na akong ginagamit. Yeah. Kagabi lang, kaya ako lang ginamit yung Subaru kasi nakatapat dito isang sports car na ginagawa natin, which is the i8. Ito yung ginamit ni Floyd Money Mayweather nung dumating siya sa Pilipinas. And now, we'll be wrapping it. Same. Gold ulit. Kasi may-ari nito sobrang meticuloso. As in, sobrang meticuloso. So, ginawa ko lang. I strived hard. Nag-McDonald's boy ako. 16 years old, nagma-McDonald's ako. Pero nung 14 years old ako, nagtitinda ako ng bibingka at mga call cards sa Recto. Then, ginawa ko lang siya. Bata pa lang kasi gusto ko nang kumita ng pera. Bata pa lang, gusto ko na yumaman dati. Gusto ko na maging successful. Pero ang problema ko lang that time, isang tawag ng mga tao sa akin, baliw. Ang tawag sa akin ng mga tao, ambisyoso. Ang tawag sa akin ng mga tao, bobo. Kasi 8 years ako elementary, 7 years ako high school, 7 years ako college. So, ang feeling nila, lumaki ko sa isang institusyon na parang kapag
hindi ka magaling sa school, walang mangyayari sa buhay mo. Pag hindi ka naging supervisor, manager, walang mangyayari sa buhay ko. Meron akong ano, meron akong tito na may kaya. Sabi lang magtrabaho ako doon. Hindi ako nagtrabaho. Kasi gusto ko, ang plano ko talaga sa buhay ko is magkaroon ako ng mga bagay na gusto ko na walang tulong ng kahit sinong tao. Kasi idol ko yung tito ko na yun. Ngayong araw na to, mapapansin nyo, medyo disente ako ngayon, di ba? Parang pupunta tayo ng awards night, di ba? Pupunta tayo ng shop ngayon, which is aka parang office na rin natin. I have this system called Maliit na Puhunan, Malaking Kitahan System Protocol. So, yun ang gagawin natin ngayon. Makikiharap tayo sa mga 200 people online. So, nung mag-downloads ako, na-discover ko yung front row. Ginawa ko siya, nahirapan ako kasi wala namang naniniwala sa akin dati. Wala namang gustong maniwala sa akin dati. At wala rin naman akong kredibilidad para paniwalaan ako ng maraming tao. Nag-front row ako that time, naglalakad lang ako lahat. Pinaghirapan ko lahat. Ang dami mga nangyayari sa akin. Pero ngayon, sabi ko nga, nagawa ko lahat ng mga bagay na gusto ko. Nabili ko lahat ng mga bagay na gusto ko. 2010, nag-discover ko yung front row. And mula nung bata ako na mahilig ako sa sakyan, sabi ko baka ito na yung pagkakataon para ma-fulfill ko lahat ng dreams ko. This is my Bentley, California. 470 horsepower, convertible na Ferrari. I got this 2 years ago. Kasi mahilig ako sa black talaga. Actually, pag black talaga tapos red yung interior, medyo I have a heart for it. Then after 4 months, yeah, tignan mo yung loob. It's a red interior. Wala siyang cambio kasi pag Ferrari walang cambio, lahat paddle shifted siya. Mabilis yung ano niya, mabilis yung response niya. Then after 4 months, may dumating na ito, dumating tong isa pang convertible. Ito naman yung Bentley Continental GTC, which is GT convertible, kaya GTC. Sabi nung may-ari is parang, sabi ko, anong kulay ng Bentley? Black. Tatlo lang yan sa Pilipinas, isa lang yung black. So medyo parang it caught my attention kasi mahilig ako sa mga limited and whatever. Then sabi ko, sa sarili ko kapag red yung interior niya, kukunin ko yan. Ang problema, red din yung interior niya. So sabi ko, wala akong magagawa, I need to have this car. But the problem is, parang pang matanda siya. So I put 22-inch rims sa Bentley. Then one of my favorite cars ever, mula nang lumabas yung Fast and the Furious, is this bad boy right here. It's the Dodge Challenger 2014. Ganito yung ginamit ni Vin Diesel sa Fast and the Furious 6. So, ni-liberty walk ko siya. So, air suspended siya. Ibig sabihin, tumaba, dumataas. Pero may daily driven kapag ka, hindi ako daily driven eh. Ang daily car ko kapag ka may driver ako is my Cadillac Escalade. V8, 400 horsepower. Lagyan ko ng 24-inch na rims. Para medyo, alam mo yung medyo mafia dati nga natin, di ba? Tapos ito yung gift ko sa asawa ko. Yan. The Ford Everest na nabangga ko nung nakaraan. Ford Everest. Tapos nilagyan ko lang siya ng off-road na tires. Pero pag ako yung nagmamaneho, ang ginagamit ko talaga is the Range Rover Autobiography. Yan. That's some of my car collection, as you guys know, na yung last na shoot natin nasa yung Subaru ko na gusto kong i-paraffle is nasa shop. Then nasa isa pang shop yung Lamborghini, which I purchased 2 weeks ago. The Lamborghini Gallardo, which is so excited ako kasi 2 weeks na lang or 3 weeks na lang, nandito na yan kasi meron na siyang rehistro. Kasi ayoko pa ilabas, pero I bought that, okay na yon, so wala nang problema. The engine. This is a V8, 530 horsepower. Ulitin ko, 0 to 100, 3.6 seconds. Kailan mo kung gaano kalaki yung makina. That's how to close a Gallardo. Daylight, ito pinakamasarap. There's the keys. This is a legit na two-seater car. So lahat ng mga kotse ko kasi, even the Bentley and the Ferrari, lagi silang four-seater. But this is a legit supercar, two-seater,
at gustong-gusto ko yung manibela niya. Pakita natin. Ako yung tipo ng tao na ang success sa akin ay hindi yung parang nakuha mo yung bagay na gusto mo. Ang success para sa akin na isang galing sa wala, galing sa mahirap, McDonald's boy, nagtatrabaho dati, is parang marami kang nagawang successful na naturuan mo. Now I'm teaching people kung paano yung maliit na halaga, yung maliit na puhunan nila, like 15, 45,000, 6,000 pesos, maging million, kung paano nila maabot yung mga naabot ko. Yun yung mga goal ko sa buhay, yun yung some of my car collection. And this year, parating na rin yung Rolls Royce natin. So siguro after nun, baka magpahinga muna ako ng quite a while bago ako bumili ng kotse ulit. Kasi it's either magpahinga ako sa sasakyan o pagpahingayin ako at patayin ako ng asawa ko. Dahil wala na rin kami yung parking sa bahay. Dahil ngayon, nagpapatayo rin ako ng dream house ng asawa ko. So, ito yung pinapagawang bahay. Ito yung gift ko sa wife ko. Pero syempre, paano mo nga naman malalaman na gift ko sa wife ko to? Ito yung construction, no? Date issue 2019. Ang owner, si Jaisel Anil Cruz. So yan yung wife ko, yan yung anniversary gift ko sa kanya. Nung pumunta ako ng Dubai, pinabalik niya ako. Sabi niya, I want my dream house. So actually, when I went back to the Philippines, galing ako ng Dubai. Sabi ko na sa asawa ko, kasi since alam ko naman na dream house gusto niya, sabi ko, just choose a house and I'll buy it. Sabi niya, no, I want to design my own house. It took us around, siguro 6 months bago makapag-isip yung asawa ko ng design para dito. So actually, ang nag-design dito, syempre architect, pero lahat, top to bottom, ang nag-ano dyan, yung dad ng wife ko, which is yung biyanan ko, tsaka yung wife ko, lahat nag-conceptualize dito. Ako, ang na-design ko lang dito, which is yung garahe, gusto ko scenic siya. May salamin para nandun yung Lambo, yung Ferrari, dito yung Bentley, dito yung Rolls Royce. Tapos dito sa labas siguro mga 6 na sasakyan dito, 6-7 sasakyan. Kasi ito yung pinili namin na lot kasi wala na kaming katapat na bahay. So pwede kami so yung buong lot namin pwede namin paradahan ng sasakyan. Kasi yan talaga problema pag medyo maraming sasakyan. Well, okay naman kami dun sa mga properties. We have our condominiums, meron kaming may bahay din naman kami. Pero gusto kasi ng wife ko yung parang yung talagang yung dream house niya. So na-visualize ko rin naman yung gusto niyang pakita sa akin. So sabi ko, sige, gusto rin namin, syempre childhood dream ng kahit sino, especially pag lumaki ka sa wala, yung mga may swimming pool, may gym, may dance rehearsal studios. Kasi yung mga anak ko, nagsasayaw sila. So gusto ko rin na, sabi ko, sige. So this is designed by my wife. May third floor pa siya. Tapos nasa baba yung malaking garahe, dito yung sala, may swimming pool dun sa dulo. Tapos yung room namin ng wife ko, isang buong kalahati nitong second floor. Sa dalawang anak ko, yung parents namin sa taas, nandun din yung man cave ko, billiard hall, gaming room. So nandun lahat. So sabi ko, sige, it's not too much naman para mag-ano rito. Pero ngayon parang feeling ko maa-addict ako magpatayo ng bahay. So let's see. I started YouTube siguro mga 3 months ago, 4 months ago na nag-lockdown. Na-meet ko si John Arenz Jacob, which is sa Brusco Brothers. Guinness niya ako dun sa isang episode nila sa Notorious Motorsports. Bakit nga ba tinatawan? Porky kalbo ka? Tsaka anong sinasabi ng tulog lata? Ganito ba ang tulog lata? Papakita ko sa inyo! Ha? Ganito ba ang tulog lata? Ipapakita ko sa inyo! Ha? So sabi niya, bro, since makulit nga talaga ako, di ba? Sabi niya, ba't di ka mag-vlog? Sabi ko, bro, kasi hindi naman ako vlogger, bro, negosyante ko eh. Sabi, hindi bro, makulit ka eh. So nagtry ako mag-vlog. Ang vlog ko is yung official na vlog ko is yung naging bodyguard ko yung Brusco Bros. And 4 months ago, nagkaroon ng lockdown. Sabi ko, wala akong magawa. So gawin ko to. So I was thinking, bakit ko siya gagawin? Kasi ako yung tipo ng tao, pag hindi ako naniniwala sa gagawin ko at walang purpose yung gagawin ko, might as well, huwag ko na lang gawin. So that time, sabi ko, I need to have a medyo larger audience for me not to show off all that I have, or how much do I earn, what cars do I drive. Maybe it's a way of me making YouTube
a bridge for me na masabi sa maraming tao na parang hindi ito yung buhay ko talaga. Ang buhay ko talaga nung pinanganak ako, mahirap ako, wala akong pera, McDonald's boy ako, pinagtatawanan ako ng maraming tao. Maraming tao hindi naniniwala sa akin na hindi mo kailangan, na hindi porkit pinanganak ka ng mahirap, tatanda o mamamatay ka ng mahirap. Maybe you can change your dream. Maybe, kaya mong iangat yung buhay mo. Kung ako yung tatanungin mo, ang pangarap ko talaga sa buhay, kaya ako talaga ginawa yung mga ginawa ko, o ginawa ko umaga yung gabi, gabi yung umaga, actually, it's not the cars. Gusto ko lang maging proud sa akin yung mga magulang ko, kasi nung bata ako, since hindi ako matalino, ang hirap sabihin sa mga magulang na, Mapa, maging proud po kayo sa akin. It all boils down to one. People may see me driving fancy cars. People may see me going to LA watching LeBron James dunk the ball. People may see me spending money on multi-million watches. Pero my most greatest achievement is yung napa-retire ko yung nanay tatay ko. Ang greatest achievement ko is parang yung putting a smile on my mom and dad's face. Kasi dalawa lang yung sikreto kung paano ako nakangat sa buhay. Una, ang taong mapagmahal sa magulang mas malayo nararating. At pangalawa, in anything and everything that we do, if we put God, Allah, or what we call Him, kung ano man ang tawag natin sa Kanya, if we put Him in the middle, we'll never go wrong. Siguro kaya rin ako naging successful o narating ko yung mga narating ko ngayon. Kasi I'm not willing, hindi ako willing na itago to. Gusto ko sa i-share. It always reminds me when I see those damn cars. Na-shape na gawa ko pala. Na-shape na gawa ko na palang bigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Shit na gawa ko na pala na hindi na magtrabaho yung mga magulang ko. Ang ginagawa lang ng mga magulang ko, mag-travel, mag-date, gumimik. And for me, beyond the cars, it's my parents that counts.